Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, the only Marjorie Gossip Show. And for today's vlog, samahan niyo ako mag-get ready with me for my office day. I have here this 5-in-1 hairstyler na nabili ko sa TikTok. Of course, even na meron tayong discount sa Daiso Europe, is the time so for the affordable na talaga din namang nagpa-function. So, eto yung kanyang pinaka-body na kung saan nilalagay yung iba't ibang head. So, for now, eto munang sa blower yung gagamitin natin dahil kaliligo ko lang. So, very simple lang naman siya. Kailangan nyo lang mapaklik. And yung paglagay sa kanya is clockwise. Ayan, as you can see. And as you can hear, nag-click na siya. Kaya, isasaksak na natin so that I can use it. This is very easy to use, mga Ferzo. I-adjust mo lang yung leveling ng heat niya from 0 to 3. And then, voila, you can use it. By the way, didn't expect that much for this product kasi sobra affordable lang niya. And then, nung nabili ko siya, is talagang tinesting ko agad if napafunction ba ng tama. And, syempre, dahil nga hindi ako nag-expect, is talagang nagulat ako kasi sa kapal ng hair ko, yes po, sobrang kapal ng hair ko, if nakita niyo na ako sa personal, is talagang napatuyo niya lang ng ilang segundo or ilang minuto lang, as in, tuyo na siya agad. Ganon siya kalala magpatuyo ng hair yung kanyang blower. Ano bang hinihintay natin? Tara na, patuyo na natin aking hair though. Very perfect sa mga ayaw lumabas ng bahay na basa yung buhok or else sa mga gustong mag-curl or mag-straight ng hair nila. Syempre, di ba kailangan i-blower muna natin before natin i-curl or i-planchahin yung buhok natin. Kaya very useful talaga to. Hey guys, so eto tuyo na yung aking hair pero syempre hindi muna ako magkukulot. May makeup muna ako ng bahagya para hindi naman tayo mukhang maputla, very, diba? Very light lang naman yung gagawin natin makeup, mga Ferzo, para lang hindi naman ako nagmumukhang maputla kasi you know, pag wala tayong makeup or walang nakalagay na color sa face ko, mukha talaga ako maputla kaya kailangan ko itong gawin. Not because sag-inarte. Ay, charis! Ayan. Etong ginagamit ko, this is an O2O. Ay, my gosh! Nasira kasi yung kanyang hawakan, kaya ganito. This is O2O Airbrush BB Cream Kaneme. Basta yun na yun, mga person. Ilalagay ko na lang lahat ng link ng mga pinaggagamit ko sa description ng video. Para kung gusto nyo, diba? At least, hindi na kayo mahihirapang maghanap. Pipindutin nyo na lang, gana. So, hindi ko alam kung nakikita nyo ba yung mga changes pag nilalagay ko siya. Ayan, by the way, nakagaya ko na kasi ko. Kaya medyo ingat-ingat na malagyan yung damit. Nagdamit na ako eh. Para mabilis tayo, diba? Sa noon naman, ayan. Ayan, kita naman pala na nagkakaroon ng changes. Ayan, pumuputi tayo ng bahagya. Ayan guys, ganyan lang yung ginagawa ko. Wala naman masyadong concealer pa. Basta yan na yon. By the way, ngayon na lang ulit ako nag-vlog, diba? Kaya, pagbigyan nyo na ako. Nagpaparamdam lang ako na magbabalik na ako. Ay! Actually guys, ang dami ko talaga mga 4 edits na vlog. Sa sobrang busy ko, hindi ko na talaga sila nagagampa ng i-edit. Kaya, this coming year talaga, since mag-e-end tayo, is pinagpa-pray ko talaga kung saan ba talaga ako magpo-focus. Kasi hindi naman pwedeng super multitasking tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Syempre, lahat ng bagay na ginagawa natin is talagang nagko-consume din naman ng oras. Kaya, kailangan natin na mamili kung alin talaga, kung saan talaga tayo lalagay sa buhay. Ayan, syempre pati yung ating leeg-leeg. Ilalagyan natin yun. Oh, di ba pati yung hair nalagyan? Para pantay. Ayan guys. So, ayan lang. Simple lang naman. Tapos, maglalagay lang ulit ako ng powder. This is from O2O again. And powder lang siya. Tapos, effect niya, para ka lang nag-polvo for me. Pero, syempre, sa polvo kasi is ginagana mo siya sa mukha mo, diba? Pero eto, medyo shallow. Ayun, nasira din yung aking suksuka ng kamay dito.
And paubos na din to. And ang napansin ko, mas syempre, compare sa polvo, mas matagal naman tong mawala. And I think meron siyang parang oil control itong product na to, kaya madali din siyang, I mean, hindi siya madaling mawala. Ayan. O, diba, nakita niyo na sobrang puti ko na. Pero actually, hindi naman sa sobrang puti yung sa personal. Ewan ko, ba't ganito sa video na mukhang masyadong maputi yung mukha ko. So, syempre, laging kasama yung for the neck sa ating mga pinopolbohan. And ako kasi guys, pag nag-skincare, even toner, even serum, or kahit ano pa man yan na nilalagay ko sa face ko, nilalagay ko din siya sa neck ko para pantay yung kanilang kulay or yung benefits na nakukuha ng face ko is nakukuha din ng neck ko. O, diba, pantay na. Teka, dagdagan pa natin. Inaabatan ko kasi guys, baka maipahid ko sa aking gamit. So, ayan. I have here this YOU na blush oil. This is my favorite blush oil sa tagal-tagal. Grabe, wala akong makita na sobrang ka-shade talaga nito. And, ayun, ewan ko kung bakit hindi siya nag-exist sa online. Actually, nabili ko to sa Vista Mall dito sa amin, sa Mimalolos. So, ayan mga Furzon, konti lang muna yung ilalagay ko kasi, you know, magpa-face mask naman ako. Mamaya ko na siya dadagdagan kapag malapit ako sa office. Then ako pala guys, kapag tinatamad na ako mag, ano talaga, eyebrow, yung pang blush on na lang din yung ginagamit ko. Para isahan na lang. Tapos, ayan, ganyan lang ginagawa ko sa kanila. Then, tapos na tayo. Maglalagay na lang ako ng highlighter. Ito yung highlighter na gagamitin ko. This is from O2O na highlighter. Actually, nabasag lang kasi yung mga nandito. Hindi siya naubos, nabasag. So, nabagsak kasi siya. Kaya, ayun, nawala yung kanyang mga nakalagay. So, lagi ako nag-highlighter madalas kapag umaalis para naman magkaroon ng glowing yung face natin since alam niyo naman siguro or kung hindi pa nyo alam is lagi tayong puyat. So, kailangan ko to na magkaroon ng buhay yung aking for the face. Eto na yung kanyang result mga person ng may highlighter na as you can see kapag nag-smile ako, o oh, diba, may glowing something dyan. And by the way guys, naka-eye perming ako pero medyo nawawala na kasi yung pagka-curl niya since matagal-tagal na din naman na nagpa-eye perm ako. Noong October pa ako nagpa-eye perm and then nakaka-one month na siya. At syempre, first time ko kaya hindi ko pa siya ganun naaalagaan. Hindi ko siya alam pang masyado igalaw-galaw yung kanyang mga ganon, curl. Pero magmamascara na din ako para mas magkaroon ng buhay yung aking pilikmata. And guys, yung dito kasi sa left is medyo nalagas na talaga yung pilikmata ko dyan. Kaka-curl ko. Kaya din ako nag-decide na magpa-eye perm na para hindi ako curl ng curl. Ayun, medyo nahirapan sila dito kasi nga nalagas na yung sa kaliwa. Ang tagal nito nung ginagawa. So, umabot yata ako ng almost 2 hours. Saka, ayun, strong daw yung hair ko. Kaya medyo nahirapan din sila. Masyado siyang bagsak. Kaya, ayun, talagang nagtagal-tagal. O, diba, ang dami kong ayun. Sorry na. Ay, ngayon lang ulit tayo nag-vlog. Kaya, naninibago pa ulit. Pero dito sa kanan, as you can see, o, diba, for the mahaba siya. Oh, look at that difference. For the mahaba, for the right, and for the kaliwa, parang wala. Ganun. So, eto na guys, diba? For the medyo pantay naman sila, pero kung mapapansin nyo, and sa personal talaga, mas mahaba talaga yung sa kanan ko. Pero kung hindi lang nalagas ng bahagya, yung mga pinikmat ako sa kaliwa, is talagang pantay naman sila. Ayun lang.
Of course, hindi mawawala yung ate for the lippy. I have heard this Sophie Martin Faris na lipstick mga first. So, I really love that shade kasi super parang girly, youthful, ganun. Ayan, ganyan siya. So, okay na ako sa ganito mga Furzon. Aayusin ko na lang yung hair ko para talaga ready na to go. So, pagpapalitan natin yung heads, ipupush lang natin and then pipihitin lang natin siya ng counterclockwise. So, ihaharap ko lang sa akin para mas madali ko siyang magawa mga Furzon. Ayun. O, diba? Tanggal na siya agad. And, eto na lang yung gagamitin ko since kapag magka-curl pa ako is matatagalan. Ito na lang para medyo curl din naman yung dulo. And, but before we start, maglalagay muna ako ng keratin sa buhok ko para naman hindi siya sobrang mainitan and nandun pa din yung pagkabagsak nung hair ko. Wala kasi akong panglagay actually yung mga talagang ginagamit kapag mag-hair styling. So, ito na lang yung gagamitin ko muna sa ngayon. Saka na ako bibili kapag kabisado ko na talagang gamitin. Especially yung sa mga pagka-curl. Yung kasi talaga yung gusto ko matutunan. Kaya ako binili to kasi gusto ko talaga yung naka-care yung hair ko kaysa yung straight yung hair ko. O, diba? Baliktad talaga ako minsan. So, ayan, ipahit-pahit lang natin. And, syempre, magsusuklay muna tayo before tayo mag-start. So, etong tangle brush is influensya to ng aking tita Ninang. Lagi kong dinadala kapag umaalis ako kasi malaki talaga yung mga tangle brush ko na naririto sa bahay. Ayan, suklayin lang muna natin bago natin gamitin yung ating... Hindi ko kasi alam kung ano yung tamang tawag sa kanya. Pero, nung tinesting ko kasi siya, nakaka-curl siya ng dulo. Like this. Papakita ko sa inyo. Pasensyahan nyo na mga person yung ating background na medyo makalat. Siyempre, on lang natin and then, kuha lang muna tayo na konti. Para lang makita nyo. And then, siyempre, anong oras na bibilisan na natin. Tinatodo ko siya. Siyempre, suklayin nyo muna. Wait lang, hindi nyo ako maririnig. So, ayun, lagi kong siya tinutodo para mas mabilis. So, suklayin lang muna natin. The result mga Ferza, nag-curl siya agad. Ganyan po yung kanyang result. Hi guys! So, eto na yung ating final result. Yung medyo naka-curve lang yung dulo kasi hindi curler yung ginamit ko. Kasi pag magka-curl pa ako, is talaga magtatagal ako and kailangan ko na ding umalis kasi bebiyahe pa ako. So, ayun lang guys! Kung gusto nyo din yung mga product na ginamit ko, nandyan niya sa ating description section ng video na to. So, keep in touch! Thank you so much everyone! And check it out!